Nasa dugo ng mga Pilipino ang pagiging makabayan. Ika nga ni Horace, dolce et decorum est pro patria more. Matamis at marangal ang mamatay para sa sariling bayan. Sa ating mga hurado, sa mga kapwa kolahok at sa lahat ng mga manonood, magandang araw po sa ating lahat. Sino ang hindi nagsabi sa kanyang sarili, ito ang aking sariling lupain? Kadalasan, oo, karamihan sa atin ay may tanyag na pagmamahal para sa lupang nagpalaki sa atin. Dito nagsimula, dito ang kayamanan at sharing ating puso. Ang mga digmaan sa nakalipas na mga siglo ay nagpapatunay na ang mga lalaki at maging babae ay nagtatanggol sa mga oras na pang-aalipin. Ngayon na tayo ang humaharap, dapat tayong tumutok sa realismo sa halip na idealismo. Ang kapintasan sa isang argumento ay ang kalikasan ng tao na hindi nagbabago. Ang kasakiman, pagsalakay at ang kawalan ng kakayahan ng kalimutan, ang mga lumang hindi pagkakaunawaan ay lumikha ng isang panghabang buhay at hindi nagbabagong hadlang sa pangmalakihang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap sa pagpapanatili ng kapayapaan, ang mga hindi pagkakaunawaan sa planong himagsikan tulad ni Rizal at Bonifacio, tulad sa ngayon ang mga Kristiyano at Muslim, gobyerno at masa, Pilipino sa kapwa Pilipino. Sa pagkakaisa sa modernong paglalakbay at ang paglaganap ng diwang makatao at makabansa, ang hangad ay maggagawa ang makatotohanang pagtatagumpay. Sa iba't ibang larangan at ang iba pang nakapipinsalang modernong pagsulong ay magiging bagong hamon ngunit tiyak na mapapagtagumpayan. Ang pagkamakatao ay tungo sa nasyonalismo, hindi lamang mga estado, kundi pati na rin ang mga lahi. Matindi ang determinasyon na pangalagaan ang mga pagkakakilanlan dahil bukod sa pampolitika at mga ekonomiya, ay meron ding mga panlipunan at etnikong salik na dapat isaalang-alang. Ang mga tao ay hindi madaling isakripisyo ang kanilang mga tradisyon at kagalian sapagkat ito ang nagsisilbing dugo at pagkakakilanlan. Sa madaling salita ay ang kanilang buhay. Kaya naman ang pagkamakabayan ay patuloy na umahawak ng isang malakas na posisyon sa modernong mundo para sa nakikita sa hinaharap. Lakas ng bansa ang sangkatauhan, Pilipinas, dahil sa Pilipino. At kung ang malalakas sa halip na mangibabaw sa mahihina, ay maaaring dumating ang panahon na ang mga digmaan ay naging isang bagay na sa nakaraan. Kaya naman, ang pinakamahusay na uri ng pagkamakabayan ay ang umiibig na sangkatauhan na pumupukaw ng tagumpay tungo sa pangunlad.